Mayroong kumatok sa pintuan ng bahay ng babae. Ngunit doong buksan niya ito ay tumayo ang kanyang mga balahibo matapos tumambad sa kanya ang dati niyang sundalong nobyo na nasawi sa gera. Magandang araw sa inyo mga kaserye! Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Pagmamahal Magpakailanman. Nagising si Rafael sa pagpapaulan ng halik sa kanya ng nobyang si Joyce. Nang magmulat siya ng mata ay agaran siyang napangitit hinila palapit ang dalaga. Rafi, ano ba? Mahiya ka naman bagong ligo na ako. Preskong presko, ikaw wala ka pang sipilyo. Biro ni Joyce sa nobyo. Talaga ba? Presko ka na? Oo, medyo basa pa nga buhok ko eh. Sige na. Bumangon ka na dyan at baka lumamig na ang pagkaing inihanda ko para sa almusal. Huwag na muna mahal. Aba, huwag mong sasabihin na matutulog ka pa ulit. Anong oras na oh? Sino bang may sabi na matutulog ako ulit? May iba tayong gagawin. Bilyo nitong saad. Tila nakuha naman agad ni Joyce kung ano ang ibig sabihin to kaya doon na siya natawa at mahinang binatukan ang nobyo. Mahal, ano ba? Ang aga-aga pa para dyan, no? Mas okay na yung maaga para malayo ang marating natin. Halika na. Hindi, hindi pwede. Sige na, bumangon ka na dyan. Iligpit mo na ang pinaghigaan mo at sumunod ka na sa akin sa kusina. Itigil mo na yung kapilyuhan mo, ha? Nakakaloka. Hindi mapigilang matawa ni Ralph ng mga sandaling iyon dahil kuhang-kuha niya talaga minsan ang inis ng nobya. Si Ralph at Joyce ay matagal nang magkasintahan. Sa katunayan ay nasa iisang bahay na sila nakatira. Kasal na lang ang kulang sa kanilang dalawa at legal na panunumpa sa harap ng mga taong mahalaga sa kanila. Isang magiting at tapat na sundalo ang binata. Hindi naman niya maiwasang hindi matawa, lalo na kapag naaalala niya ang mga panahong nahihirapan pa siyang manligaw noon kay Joyce dahil ayaw na ayaw nito sa trabaho niya. Sige na naman, gwapo naman ako eh, gentleman. Makisig, hindi babaero at loyal. Ano pa bang ayaw mo sa akin, Joyce? Yang trabaho mo mismo. Ayoko nga sa mga sundalo dahil dating sundalo ang papa ko at niloko niya si mama. May trauma na ako sa mga kagaya niyo kaya kung maaari, tantanan mo na ako. May ibang babae naman dyan eh. Eh ikaw nga ang gusto ko. Mapipilit mo ba akong umibig sa iba eh, sa'yo lang tumitibok to. Sabay turo sa kanyang dibdib. Anong sakin? Natural titibok yan dahil buhay ka pa. Huwag mo nga akong dinadaan-daan sa mga matatamis mong salita. Tsaka kung iniisip mo na madali mo lang akong makukuha, nagkakamali ka. Ayaw ko sa'yo dahil isa kang sundalo. Ano namang masama sa pagiging sundalo, Joyce? Pinaglilingkuran naman namin ang bayan eh. Isa pa, hindi naman porket niloko ng papa mo ang mama mo, ay ganoon na lahat kami. Dinadamay mo naman ang mga loyal na kagaya ko. Alam mo, parehas lang tayong nag-aaksaya ng oras natin eh. Tigilan mo na ako ah, at sawang-sawa na ako sa pagmumukha mo. Umalis ka na nga. Teka lang naman, eto naman oh. Kadarating ko pa nga lang tapos paalisin mo na ako agad. Wala man lang bang merienda dyan? Eh kung sapakin kaya kita? Sige nga, isang sample nga ng sapak para alam ko kung masakit ba. Sa inis ay akma na sanang sasapakin ni Joyce ang binata pero mabuti na lamang din at alerto si Ralph at agad na hawakan ang kamay ng dalaga. At talagang sasapakin mo ko ah? Sige lang, saktan mo lang ako. Wala akong pakialam dyan. Basta kahit ilang beses mo pa akong saktan at ipagtabuyan, babalik pa rin ako. At liligawan pa rin kita sa gusto at sa pinakagusto mo. Romantiko nitong saad at seryosong tinitigan ang dalaga sa mata. Hindi na rin nakaimik pa si Joyce at ng araw na iyon ay doon na nagsimula ang hindi inaasahan ng dalaga na magiging ayos sila. Tinapos na ni Ralph ang alaalang iyon at bumalik na sa realidad. Doon niya palang napagtanto na nasa harap niya na pala ang nobya at nakapamewang pa ito habang nakatingin sa kanya. Mahal?
Mahal, hampas kita dyan eh. Tara na sa kusina. Lumalamig na ang pagkain. Oo na, huwag ka nang magtampo. Kahit kasing lamig pa yun ang yelo, kakainin at uubusin ko pa rin yun. Mahal na mahal kita, Joyce. At niyakap ang dalaga. Mas mahal na mahal kita, Mr. Sundalo. O sige na, mamaya na yung higaan. At kumain na tayo, ikaw talaga. Ngiti pa nito. Hindi nawala ang kasiyahan sa araw-araw ng dalawa, lalo na kapag sila'y magkasama. Ngunit isang araw, habang pahiga na sila't handa na sanang matulog, ay biglang tumunog ang telepono ni Ralph, kaya sinagot niya muna iyon. Nang matapos ay doon na tiningnan ni Ralph nang seryoso ang nobya, bagay na napansin naman ni Joyce. Bakit mahal? Anong meron? Sino ang tumawag? Si Kapitan. Sa susunod na araw, madedestino na naman ako sa ibang lugar, mahal. Saan? Dito lang ba sa Luzon? Hindi, medyo malayo eh. Saan? Sa Visayas kami madedestino. Ang layo naman nun. Hindi ba pwedeng dito na lang? O di kaya huwag ka na lang sumama? Mahal, hindi pwede. Alam mo naman na tungkulin ko ang pagsilbihan ng bayan natin, di ba? Pasensya na, alam kong ilang ulit mo nang pinapaintindi sa akin yan, pero hindi mo pa rin maiaalis sa akin ang hindi mag-alala. Magiging maayos ang lahat, okay? Babalik akong kompleto para sa'yo. May tiwala ka naman sa akin, di ba? Pilit namang tumango si Joyce at niyakap si Ralph ng sobrang higpit. Alam niyang hindi na bago iyon para sa kanila pero sa tuwing na dedestino ang binata, lalo na sa malayong lugar ay hindi mawala-wala ang kaba sa dibdib niya. Mas lalo namang nadagdaga ng kaba at pag-aalala niya nang makita niya isang araw si Ralph na nagsusulat sa isang mahabang papel na itinago din agad nito nang maramdaman ni Ralph ang presensya niya. Ano yan? Para saan yan, mahal? Wala to. Ano nga sabi yan? Bakit mo tinago agad? Oh, ayan ka na naman eh. Masyado kang nag-iisip dyan. Okay, itong ginagawa ko ay isang liham. Liham? Para kanino? Mukhang ngayon mo palang siguro ako naabutan na nagsusulat, no? Ang totoo kasi niyan, sa tuwing nadedestino ako, hindi lang ako kundi ang mga kasamahan ko ring mga sundalo, nagsusulat kami ng liham para sa mga taong mahal namin. Nagsusulat ako noon pero sa kampo lang. Ngayon lang ako nagsulat dito kaya ngayon mo lang to nalaman. Bago kasi kami sumabak sa gera, ay sinusulat namin to para kapag nasawi kami sa laban, ang mga naisulat namin ay ibibigay sa mga mahal namin sa buhay. At ayaw kong matanggap mo ang mga naisulat kong liham, mahal. Kasi kapag nangyari yon, ibig sabihin lang nun wala na ako. Muli naman itong saad. Ralph naman eh, huwag kang magsalita ng ganyan. Isa pa yan sa dahilan kung bakit ayaw ko noon sa trabaho mo eh. Naiiyak na wika naman ni Joyce. Parte to ng buhay ko, mahal. Eh ako... Paano ako? Kailan ka ba kasi bibitaw dyan? Hindi na nga ako nakakakain ng maayos sa tuwing nadedestino ka sa malayo eh. Tapos sinabi mo pa yan. Niyakap naman agad ni Ralph ang nobya at doon ginawa ang lahat para kumalma lang ito. Dumaan ang ilang araw pa at nakaalis na nga si Ralph. Isang linggo lamang ang sinabi niya at babalik na agad sila ngunit lumipas na ang isang linggo hanggang sa naging dalawang linggo ay hindi pa rin nakaka-uwi ang binata. Sinubukan niyang tawagan ang telepono nito pero hindi niya ito makontak. Alalang-alala na si Joyce dahil wala pa siyang balita dito hanggang sa nagulat na lamang siya nang biglang may kumatok sa pintuan at nang pagbuksan niya iyon ay bumungad agad ang mga kasamahan ni Ralph na kapwa nito sundalo. Nasaan si Ralph? Nasaan siya? Lakas loob niyang tanong sa mga ito kahit mukhang alam niya na kung ano ang sagot. Ni isa ay walang nagsalita at ibinigay na lamang sa kanya ang mga liham na ginawa ni Ralph. Doon niya naalala ang sinabi nito na ayaw nitong matanggap niya ang mga liham na naisulat niya dahil nangangahulugan lamang iyon na wala na ito. Nang makaalis ang mga sundalo ay doon na niyakap ni Joyce ang mga liham ng nobyo habang umiiyak. Wala siyang ganang buksan iyon at ayaw niyang basahin kahit ni isa sa mga iyon. Ilang sandali pa'y muli niyang narinig ang katok mula sa labas kaya pinunasan niya naman muna ang kanyang mga luha at muling binuksan ang pinto.
Dooy agad nanlaki ang dalawang mata niya nang makita na ang nobyo niyang si Ralph ang naroon. Kita niya rin ang mga kasamahan nitong sundalo na nasa may likuran pa ng bintana. Mahal? Halos hindi niya makapaniwalang sambit. Mumiti naman ang binata at pinunasan ang luha ng nobya. Hindi mo siguro binasa ang binigay nila sa'yo, no? Etong sulat? Hindi ba? Teka, pabasahin ko ha. Dali-dali nang ang binasa ni Joyce ang nasa apat na pirasong papel. Ngunit hindi mga liham ang nakasaad doon kundi apat na salita. Isa sa bawat pirasong papel. Naiyak naman agad ang dalaga dahil isang malaking "Will you marry me?" ang nakasaad doon. At nang ibalik niyang muli ang paningin kay Ralph ay mas lalo nga siyang naiyak dahil nakaluhod na ito sa kanyang harapan. Pasensya na kung pinag-alala kita, mahal. Pasensya na din kung pinaiyak kita kanina. Parte lang to ng plano ko. Alam kong wala kang sapat na tulog sa ilang araw na alam mong nakikipaglaban ako para sa bayan. Kaya nangako ako sa sarili ko na huling laban ko na to dahil simula ngayon, kung sasagutin mo ako ng oo, pinapangako kong hindi na ako mawawala sa tabi mo. Please, pakasalan mo ko. At kahit malabo na nga ang dalawang mata ni Joyce dahil sa mga luha niya'y nagawa pa rin niyang tumangot halika ng nobyo. Makalipas naman ang ilang buwan ay tuluyan na ngang ikinasal ang dalawa. Nagretiro na rin si Ralph sa kanyang trabaho. Dahil gusto niyang makasama ang kanyang asawa at ang kanyang magiging anak sa hinaharap. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Pagmamahal Magpakailanman.